What is your focus in life? Saan nakatuon ang iyong pansin sa buhay mong ito? What is your focus in life? Focus is the center of interest and activity. Ang salitang focus po sa Tagalog ay nakatuon, nakatingin, o dili kaya nakatutok. So ang tanong natin mga kapatid sa mensahe sa umagang ito, saan nakatutok ang pansin mo sa buhay mong ito? Dito sa lupang ito. Sabi sa Philippians 3:13, kung tayo po pwedeng tumayo muna bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto the things which are before. Nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. You may all be seated once again, mga kapatid. Praise God. Focus is important. Napaka-importanteng pag-usapan. Ang ibig sabihin ng focus o yung pagtutok sa mga importanteng bagay sa ating mga buhay. Ano ang binibigyan mo ng pansin sa iyong buhay? Ito po'y importanteng bagay. Focus is important, mga kapatid, like driving a vehicle or driving your motorcycle. Saan po kayo nakakita na magmamaneho ng kanyang sasakyan, ang kanyang paningin ay nasa likod palagi? Di ba pagka ikay magmamaneho ng iyong sasakyan, dili kaya magpapaandar ka ng iyong motorsiklo, ang iyong focus, ang iyong tingin, mga kapatid, ay nasa harapan. Tama? At paminsan-minsan ka lang titingin sa likuran. Saka sakaling ikay liliko, ikay mag-o-overtake, o ikay paparada, tumitingin ka rin sa rear mirror para makita mo yung nasa likod. Pero majority of the time, nasa harapan ang iyong atensyon. Amen. Now, mga kapatid, no one drives looking back. Saan ka nakita na ikay magdadrive abante pero nakatingin ka sa likuran? That doesn't work. On top of focusing, mga kapatid, we have peripheral vision. Napapansin nyo, mga kapatid, kung kayo ay nagbibisikleta, kahit nagbibisikleta ka, ang iyong pananaw, ang iyong paningin, ang atensyon mo nasa harapan. Pero, napapansin mo pa rin yung nasa tabi. Tama? Bagamat ikay nakatingin sa isang direksyon, meron kang nakikita sa tabi, bagamat hindi mo focus yun. Ang tawag doon ay peripheral vision. Ito yung mga nakikita mo pero wala yung focus mo ron. Yun ay peripheral vision ang tawag. Pero ang focus mo sa harapan, pero nakikita mo yung nasa both sides, mga kapatid. Now, it shows that we are quite awake and still attentive to what is happening all around. Ibig sabihin kung ikay naka-attention sa harapan, napapansin mo yung nasa tabi mo, ang tawag po doon sa function na yon ay reticular activating system. Na nasa isip natin, nasa utak natin, na yung neurons ang siyang gumigising sa parte ng isip natin para tayo ay manatiling gising at attentive sa focus maliban pa doon sa peripheral vision na meron tayo. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Woo! Praise the name of the Lord. What is your focus? Tatlong bagay lang ang aking dadalhin po sa inyo, mga kapatid. Focus to bless, focus to win, and focus on Christ. Kailangan ang buhay mananampalataya para tayo ay maging makapangyarihan sa gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Kailangan meron tayong focus para magpala ng kapwa. Focus, pagtuon sa tagumpay, at focus, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Now, focus to bless, to contribute, to share, and to love is inborn to everyone. Wala po rito ang gustong sa kanyang sariling isip na gusto niya maging pabigat sa kanyang mahal sa buhay. Kung siya ipapaaralin ng kanyang mga magulang, gusto niya pagbutihin yung kanyang ginagawa. Gusto niya na siya ay maging mabuting anak. Wala rito ang
gustong mabuhay sa lupang ito at maging kriminal at maging pabigat sa kanyang pamilya at maging bahid yung magandang pangalan ng kanyang pamilya, mabahiran yun. Ayaw niyang gawin yun. Because you are a person created in the image of God. Kinilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis, kaya hindi kagulat-gulat, gusto natin makapagpala hindi lang ng ating sarili, kundi ng ating kapwa. So mga kapatid, focus na dapat importante ang ating gawin na makapagpapala sa iba. Yan po ay ating dapat gawin. We all want to be a blessing and not a burden. Gusto natin makatulong tayo sa ating pamilya. Kung kayo'y mga young people, you want to finish your studies because you know that gives joy, pleasure to your parents na pag nakikita ang kanilang anak na pinaaral, masipag na nag-aaral, lalo pong na-inspire yung magulang tulungan makatapos ang anak kahit mahirap po ito sa kapanahunan natin ngayon. Amen. We all want to be a blessing. At ayaw na natin na nakakasakit tayo ng ating kapwa. In fact, in Acts 20:35, it says it's more blessed to give than to receive. Kadalasan ito pong sitas na itong nagagamit sa material na pagbibigay. Pero mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan, ang sabi nila, maari ay sa boxing o sa larangan ng kapalakasan ng boxing, okay ito. To give is better than to receive. At sino po, kung tayo po ay nanonood ng palakasang ito, matatalo po ang taong puro tanggap lang na tanggap ng suntok ng kalaban. Tama? Now, sabi po rito, how about the victim of the typhoon or death? Ano bang gusto natin, mga kapatid? Yung tatanggap ka ng ayuda o yung ikaw ang magbibigay ng ayuda? Mamili po kayo. Di ba nga, mas blessed at mas pinagpala yung ikaw ang naghahandog dun sa mga nangangailangan kesa ikaw yung mga ilangan? Tama ba ako? Isang muling palakpak ang bigay natin sa Diyos. Pero ito po'y mga mabababaw na halimbawa. Kasi hindi naman palagi tayo yung meron. Minsan tayo rin ay humihingi ng ayuda. Lalong-lalo na nung simula, mga kapatid, ng pandemya, wala tayong hanap buhay. Hindi ba pati tayo tumatanggap rin na ayuda, mga bigas, dilata, galing sa ating lungsod? Oh, hindi palagi tayo ay makapagbibigay. Pero malinaw na sinabi, it is more blessed to what? Bless than to be blessed. It's more blessed to give than to receive. Amen. The ultimate example, mga kapatid, is not that I gave you the illustrations a while ago, but ito po ang napagandang ilustrasyon, halimbawa ginawa ng Lord. Siya mismo ang nagpakita ng halimbawa na siya ang nagbigay para tayo lahat magkaroon ng kaligtasan. John 3:16, for God so loved the world. Mahal ng Diyos lahat ang sanlibutan upang ihandog niya ang bugtong niyang anak. Na kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Una, John 3:16, sino ang naghandog ng buhay niya? Ang sabi ng ilan, ang anak. At tama po yun. Biblical po yun. Pag sinabi pong anak sa Biblia, ang ibig sabihin nun, tao. Tao. Taong si Kristo. Pero pag tinawag na ama, Diyos naman po ang pinapatukuyan doon. Now, sinabi rin po sa Bible na I and my Father are one. Right? I, si Jesus nagsasalita, at ang Diyos ay iisa. Now, sa iba pong paliwanag, ganito, I and my Father are one. Mali po yun. Kasi pag ganun ang muestra, I and my Father are one, dalawa po yun. Tama? Ganito po dapat, I and my Father are one.
ako at ang Ama ay iisa. Sa makatwid, yung versikulo ng Juan 3:16, yung nagbigay ng kanyang bugtong na anak, hindi po hiwala yun. Ang Diyos naging tao para ibigay niya mismo ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya, sana maunawaan ang ating panauhin kung bakit tayo, para tayong nagwawala sa ating pagsamba, para tayong nasisiraan minsan ng bait, pero may dahilan na in love na tayo sa kabutihan ng Panginoon. Na humanga na tayo ng husto sa Kanya. Ikaw nga, humanga ka lang doon sa basketball player para ka na nagwawala doon sa Colosseum eh. Kami pa na talagang nakaranas ng pagbabagong buhay. Nakaranas, mga kapatid, ng kapatawaran galing sa nagmamahal sa atin. Ay talagang ibibigay natin lahat. Hindi lang palakpak. Buhay natin ay ating handang ibigay sa Kanya. Nakita niyo po yung pinost po ng inyong lingkod sa Facebook. Akala ng ilan parang laruan. Pero nagkaroon po kami ng bisita noong dalawang gabi nakakaraan. Hindi po sawa, hindi po anaconda. Ulupong lang naman po. Nakita niyo ba yung picture? Pero salamat sa Diyos, ginamit niya yung mga pusa namin na isang batalyon. Ang dami. Bakit kaya merong ano yung sumisit-sit? Gumaganon? Akala mo parang tumatawag ng Grab taxi or what? Yung pala, nagkakaroon na po ng encuentro yung pusa namin, saka yung ano, cobra. At tamang-tama, lumabas si Brother Solomon, nakita niya, pinicturan niya at kinuha niya ng video. Aba mga kapatid, doon lang namin nalaman, doon sa bakod pa mismo namin. Eh pagkalinis-linis ng bakod namin mga kapatid, kung merong panahon dapat yan dumating doon sa panahon na pandemya na marami kaming mga nakatambak doon. Pero sa aming panahon ngayon, nilinis po namin yung paligid at nagtanim ng napakaraming magagandang halaman si Sister Lani. Nandoon mga kapatid yung ulupong. Eh hindi naman baby ulupong mga kapatid, malaki. Salamat sa Diyos at iningatan po kami ng Diyos na buhay. Doon po sa nakakita, natatakot na po sila. Eh kami pa mismo na naroon. Hindi po yan maliit na ano ha, bulate or talagang ulupong. At katakataka, para ang ulupong nasa syudad. Pero nangyari po sa amin yan. Kaya mga kapatid, masasabi ko, kami po ay pinahintulutan ng Lord na manatiling buhay at malusog at may kapasidad para kumita upang maging pagpapala. Yun po ang alam ko. We should focus our attention so we can bless others as we are blessed, saved, taken care of by Christ Himself. Salamat po. Salamat sa Diyos. At ako po'y makapaglilingkod pa sa inyo dahil sa pag-iingat rin ang ginawa ng Diyos. Katakataka pero totoo. Nangyari po yan. Pinakita ng Lord na siya mismo ang naghandog ng kanyang buhay para sa atin. Kaya hindi po mahirap ihandog ang ating buhay naman sa Kanya. Sa aming mga kaibigan, nakikinig sa virtual or naririto, yan po ang mensahe ng mabuting balita. Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Ang atin lang gagawin ay tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Of course, simula pa lang po yun. Christians are never saved by works. Sabi nila, kayong mga apostolic, kayong mga oneness, kailangan kayo ay magpabaptize pa, kailangan kayo ay masugsisi pa, at mapagpabaptize in Jesus' name at kung ano-ano pang mga works na dapat gawin. Ay, hindi po works yan. Nagagawa namin yan, magpabaptize, tumanggap ng Espiritu Santo ng Lord at magsisi dahil sa biyaya ng Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, magpabautismo ka, walang silbi.
tumanggap ka ng Espiritu Santo walang silbi. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, kaya naging posible na tayo makapagsisi, makahingi ng tawad sa Diyos at makipag-ayos tayo sa ating banal na Panginoon, at samantalang tayo'y sumama at nagkasala na, humihingi tayo ng awa't tulong sa Kanya. Pero ang simula, mga kapatid, ay pananalig, paniniwala, pagpapakumbaba para ikay makapagsisi sa iyong kasalanan. Pagka ikay nagsisi sa iyong kasalanan, tatalikod ka sa mga masamang bagay na yan, handa ka na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, kapatawaran ng iyong mga nama ng kasalanan sa ama natin, nanay na si Adan at Eva. Mga nama ng kasalanan na kahit magsisi ka sa buong buhay mo, hindi mo malilinis ang kasalanan ng iyong nama na, kasi hindi mo naman ginawa yon. Namana mo lang. Paano ito malilinis? Malilinis sa bautismo sa pangalan ni Hesukristo, ating Panginoon. Woo! Praise the name of the Lord! Nagpakita ka lang eh. Sumulpot ka lang eh. Anong works ang binabanggit ng kapwa natin? Eh sa kanila talagang, kumbaga eh, ang tawag doon eh, hilaw. O, tanggapin mo lang si Kristo, ligtas ka na. Ay, hilaw. Anong patunay mo na tumanggap yung tao kay Kristo? Ayun, lumapit sa harapan, nagsisi, nagtaas ng kamay. Pagbalik, paglabas ng church, balik na naman sa dati. Hindi ganun. Kailangan sumunod tayo sa requirement ayon sa pangangaral ng mga apostol. When Peter said unto them, ano raw, magsisi. Ano raw, magpabautismo sa pangalan ni Jesus. At tumanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Doon po sa mga kanina, nung sila'y sumasamba sa Lord at nakakapagsalita ng iba't ibang wika, simbolo na siya'y pinupuspos ng banal na Espiritu. May ebidensya. Hindi lang sasabihin, ako napuspos ako ng Holy Spirit. Anong ebidensya? Wala, basta natanggap ko siya. Hindi, sa Biblia meron. May ebidensya na ikay napuspos ng Espiritu Santo ng Lord. Ano yon? Magsasalita ka ng iba't ibang wika according sa kapahintulutan ng Holy Spirit sa atin lahat. Palakpak muli sa ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Ultimate example of giving found in Jesus Christ. We learn to give because He first gave Himself to us. Hindi siya hihingi sa iyo na ihandog mo iho, iha, ang iyong buhay sa Panginoon, samantalang hindi niya muna binigay ang kanyang sarili sa atin. Wika nga, ang hinihiling niya sa atin lahat, ginawa niya rin para makita natin kung paano natin magawa rin pabalik sa Kanya. Mahina. Wala ako naririnig na pumapalakpak. Pangalawa, focus to win. Matapos ka ma-focus o magkaroon ng atensyon dun sa tinatawag na maging pagpapala, contribution sa lipunan, magandang pag-uugali, makapabless ka para patunayan mo sa paligid na ikay pinagpala rin ng Diyos, focus to win. Kailangan ikaw ay nakatuon o tumutok sa katagumpayan. Anong ibig sabihin, Pastor, hindi na tayo matatalo? Ang realidad ng buhay, tayo'y nararapa. Pero hindi ba dapat tayo'y tumindig pagkatapos tayo marapa? Dahil hindi naman tayo ginawa ng Lord para gumapang sa lupang ito. Kung tayo nabigo, tayo. Dahil meron pang ipagagawa ang ating Panginoon sa atin. Juan, this is Isaiah 33. Ito po ang dahilan kung bakit tayo ay ma-focus dapat sa tagumpay at hindi sa pagkatalo. These things I have spoken unto you, John 16:33, that in me, ang nagsasalita si Jesus, ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ang mga bagay na ito na sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan.
Sa sanlibutan ito ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan nyo inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan ito. You are a winner in Christ. Don't live a life in defeat. Huwag kang mabuhay na kala mo'y kay talunan at ikaw palaging tataob at palagi kang malulugi. You are a winner. Live as a victor. Mabuhay tayo na tulad ng sinabi ng ating Panginoon na kanyang dinaig na ang sanlibutan. Hindi dapat tayo takot sa sanlibutan dahil He that is in us is more powerful than the world combined. Between winning and losing, sa aking pakiwari, gugustuhin natin ang maging matagumpay. Ayaw natin yung puro talo. Tama? Gusto mo ba pagka ikaw sumali sa pagpaligsahan, kulelat ka? O baka na-disqualify ka pa? At yan po ang aking paalala sa aking mga kaibigan na mga pastor, mga ministro, na masyadong kanilang pinapangalandakan yung kanilang kandidato, ang aking panalangin sa kanila ay huwag sila mabigo. Kasi kung yung kandidato nila, mga kapatid, ay madisqualify, kahit ito ay landslide ang pag-elect sa kanya, disqualified pa rin po siya sa eleksyong ito. Naintindihan niyo sinasabi ko? Kaya yun ang prayer ko sa kanila. Palagi kong dinudugtong. Kasi ang layo pa na eleksyon ka, parang nanalo na yung manok nila eh. Palagi kong dinudugtong, sana huwag ma-disqualify. Kasi merong mabigat. Mabigat ito kung talagang bibigyan lang ng bigat ng Korte Suprema. Mama ko, baka ma-disqualify ka. Pero purihin ng Diyos ang mananampalataya. Walang disqualification na kasong naghihintay sa atin. Anong naghihintay sa atin? Tagumpay. 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 God intends His people to triumph. Gusto niya na tayo lahat magtagumpay. Bilang representante ng ating Panginoon, focus on training is very important in any sports. Yung ensayo bago yung kampyonato ay napaka-importante. Maghanda. Huwag magpuyat. Maging disiplinado. Kumain ng tama para manalo sa kampyonato. Kung inyo pong kilala si Mike Tyson, alam ko laos na po si Mike Tyson. Iba na po ang kampyon ngayon sa heavyweight. Sino na ba ang si Fury ba? Si Fury ba? Pero dati mga kapatid, si Mike Tyson ay kinatatakutan na heavyweight champion. At dito sa laban na ito sa Japan, matagal na nangyari, hindi niya binigyang respeto yung kalaban niya. Ang sabi niya, sisiw lang ito. Hindi nag-ensayo, championship mga kapatid na laban sa Tokyo, Japan. Laban mga kapatid, championship. Pero sabi ni Mike Tyson, ang record ko, first round, second round, bagsak na kalaban. Takot ang mga kalaban ko. Itong kalaban ko ito, kaya kong talunin to. Alam niyo, hindi siya nag-ensayo. Nawala yung focus niya. What happened? First time in his career, na knockdown siya sa ika-10 round ng isang hindi naman kilalang boksingero. Bakit? Hindi siya nag-ensayo. Bakit? Na-out of focus siya. Hindi siya nag-training ng ayos. Mula noon, bumagsak po ang kanyang karera. Yung kanyang career na dapat siya ang magiging matagal na maghahari bilang heavyweight champion sa boxing, nawala po yun. Palagi na siya natatalo mula nung pagkatalong yaon. Dahilan, out of focus. Kailangan focus ka sa tagumpay. Kailangan ilaalagaan mo yung katagumpayan na ipinangako ng Diyos sa atin. Angkinin natin yan dahil ginawa na ng Lord yan, na dinaig niya na ang sanlibutan.
Meron pong 2x4, mga kapatid, na nakahoy ang linalagay ng tao para makatawid ang tao mula sa kabilang dako patungo ron. 2x4. 2x4. Hindi naman masyadong manipis, makakalakad ka ng ayos. Tama? 2x4. Kasi linagay diyon, magbabayad ka nga lang kasi may baha, no? Ayaw mo babasa yung paa mo. Lalakad ka doon sa 2x4 na yon. Siyempre, lalakad ka doon sa gitna. Hindi, ayaw mo kasi mabasa ka eh. Doon ka lalakad sa 2x4 na yon na kahoy. Focus ka, lalakad ka. Bayad ka doon sa tao na naglagay noon para makatawid ka. Ang tanong, pareho pa rin ba maging focus mo kung yung 2x4 na yon iakyat ng humigit kumulang 20 baitang o palapag at patatawirin ka pa rin? Eh di ba, ibang usapan eh. Doon sa baba pwede. Focus ako sa paglalakad doon. Pag nasa taas, iba na focus ko. Eh hindi ako sanay sa mataas. Saka yung malaking planketa na yun o kahoy na yun, parang lumiliit pag itinaas mo na ng mataas na mataas. Tama? Ma-out of focus ka na. Ganon ang ginagawa ng distraction. Distraction. D-I-S-T-R-A-C-T-I-O-N. Yung gambala, yung abala mo na hinaharap at hindi mo matanggap yung katagumpayan na inihanda ng Diyos sa dulo ng buhay mo. May gumagambala sa iyo bilang mananampalataya at mag-ingat ka dyan dahil pumapasok po, mga kapatid, ang panganib pagka ganyan na na-out of focus ka na. Nawawala na minsan ang holiness. Pastor, may holiness kami. Mahaba ang buhok ko. Ang damit ko, pambabae talaga. Oh. Ang tunay na holiness nakikita sa panloob. Pagka ito ay naging mature na, lumalabas. At ikaw ay tunay na banal kahit walang nakakakita sa iyo. Yun ang tunay na kabanalan. Huwag tayong magkakamali. Wala naman nakakakita. Banal ako. Pero pag may nakakita, kailangan pakita ko, banal ako. Eh ngayon, wala naman nakakita eh. Yun ang problema eh. Hindi natin minsan nalalaman at naunawaan ang tunay na katuroan ng kabanalan ay banal ka kahit Diyos na lang ang nakakita sa iyo. Kasi pag sinabi kong kahit walang nakakakita, totoo bang walang nakakita? Di ba ang Diyos nakikita ka? Sa bawat kilos natin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung iba gusto nila malinis sila sa harapan ng tao. Dapat ang inuuna mong iniisip yung kalinisan sa harap ng Diyos. Ay, gagawa ng kasalanan, di naman nila alam eh. Hindi nila alam, pero alam ng Diyos. Everybody say amen. Amen. Dito mga kapatid, binabanggit yung mga hindi binabanggit sa ibang pangangaral. At dahil doon kayo'y pinagpala ng Panginoon. Kilala niyo si Walenda? Ito po yung mga taong tumatawid ng ano? Tumatawid sa ano? Sa lubid? Kanina, tumatawid ka sa kahoy eh. Ito, mas manipis pa, lubid. Eh, doon nga sa kahoy, pag inakit mong pagkataas-taas, malulula ka. Hindi ka na nga makakakit eh. Lubid pa. Eh, ito talaga magaling. Bihasa. Yung pamilya nila, bihasa sa paglakad sa lubid. Pero alam nyo, mga kapatid, kahit gaano ka kabihasa, pag na-off balance ka at na-out of focus ka, pwede kang magkaroon ng sakuna. Pwede ka maaksidente. At yun yung nangyari rito. Paano? Eh, bihasa na nga. Sanay na siya. Kahit nakapikit, kaya niya maglakad sa... Saan? Doon sa ano? Sa tali o sa lubid? He hesitated. Nag-alinlangan siya. Parang bago siya naglakad ng lubid sa araw na yon, parang naisip niya,
Paano ko mahulog ako? Never niyang naisip yun. Nung una, kasi bihasana siya eh. Hindi sumasagi sa isip niya yun. Eh ngayon, nakapag sumagi sa isip niya, paano kung nangyari, nahulog, Brad? Nahulog siya. Dahilan? Out of focus. Ano ang maggagambala sa mananampalataya para matanggap niya yung katagumpayan? Kasalanan. Mga Kristiyano, kailangan hindi tayo makitaan na meron pa rin tayong bisyo ng anumang klase dahil tayo ay mga mananampalataya na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. If any man be in Christ, he is a new creature. Bago ka nang nilalang. Dati makasalanan ka, yes. Pero nung ikay sumampalataya na sa Lord, nabautismohan, tumanggap ng Holy Spirit, nabubuhay ng banal, bago ka nang nilalang. Yung ayaw ng Diyos, ayaw mo na rin. Yung pangit, ayaw mo na. Kasi gusto mo na gawin yung pinagagawa ng banal na Diyos sa iyo. Ilan sa mga kahit mananampalataya, sasabihin ko na sa inyo, ang sugapa na sa mga malalaswang palabas, ang tawag po ay pornografiya. At kung tayo po, mga kapatid, maglalabas ng ating mga cellphone dito, kahiyahiyaman pero totoo, meron pa rin tayong makikita rito na merong nagtatago ng paborito nilang video na malaswa, na hindi na dapat karapat-dapat nasa cellphone mo, nakasama pa man din ng Biblia mo, nandoon yung malalaswang picture. Ay, hindi naman alam eh. Ako lang nakakaalam. Nagkakamali ka, Brad. Nagkakamali ka, sis. Alam ng Diyos yan. Doon sa mga nagpupunta ng conference, kahiyahiya, nagpupunta ng mga convention Christian, revival service, alam po ng mga manager ng hotel na habang sila'y naka-check-in doon kung ano-anong mga palabas na pay-per-view, nagbabayad pa sila, masasagwang palabas. Samantalang kaya sila umuupan ng kwarto para sila umatid ng gawain sa Panginoon. Anong katagumpayan ang maghahantay sa ganyang mga tao? We're talking about focus sa mga kapatid natin kararating lang. And I'm talking about pag mawala ka sa focus, at bagamat yung focus na dapat nating gawin ay focus to win. Nakatutok ka para magtagumpay dahil sinabi ni Jesus sa Juan 13, praise God, in the book of John 16:33, I have overcome the world. Ikaw naman ang mananampalataya, winner ka. Pero bakit hindi mo magawa ng diretsyo ang tagumpay? Dahil sa kasalanan, dahil sa hindi tapat, dishonesty. Meron bang Kristiyanong dishonest? Ang Kristiyano dapat honest. Hindi raw siya sinungaling. Hindi lang siya nagsasabi ng totoo. Aba, pinaganda mo lang. Kasi pangit yung salitang sinungaling, ayaw pumasok sa tenga, di ba? Pero sa totoo lang, di lang siya nagsasabi ng totoo. Di pareho lang yun. Yan po yung gumagambala, mga kapatid, sa tagumpay na dapat meron na tayo sa ating buhay. Para maging lubos, itapon mo yung mga ganyang pag-uugali. Itapon mo yung mga pangit na mga palabas na yan. Humingi ka ng tulong sa Diyos na maging lubos ang iyong katagumpayan habang isusuko mo ang mga iyong mga bisyo. Ilan pa rito, hindi naninigirilyo, mga kapatid, nagbe-vape. Pastor, di naman ako naninigirilyo eh. Pareho lang yan eh. Binago mo lang yung tawag. Doon rin ang punta mo sa punerarya pagdating ng panahon. Magkakatubig ang iyong baga. Nandoon, mga kapatid, yung korupsyon. Kristiyano tayo pero nasusuhulan. Ay, hindi po pwede sa atin yan.
Immorality, kalaswaan. Of course, pagka ikay nanonood ng mga malalaswang palabas, at para sa iyo, hindi, may asawa naman ako eh. Yun po ah, huwag po kayong magkamali ah. Minsan, nanonood kasi, alam ba naman niya, may asawa naman ako eh. Mali pa rin po yan. Malaswa yan. Hindi yan pinanonood. Oh, meron ka na ngang asawa eh. Oh. Doon naman sa walang asawa, yun yung dinadahilan. Kaya ako pastor nanonood, patawarin mo ko. Gusto ko matuto. Ay, my goodness. Kasalanan yan. At nakalulungkot, ang sabi ng survey, ang Pilipinas raw, ang talamak sa ganitong gawain, mga kalaswaan. Tulungan tayo ng Diyos. We are a Christian country. A lot of us are born again. Pero ang nangyayari, burn again. Huwag po makita sa atin dito. We should be focused to win, not focused to be disqualified or to lose. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Focus on winning, for the Lord already made a way. Don't live like you are a defeated person. Third and last, focus on Christ, knowing and following Him till the end. Number one, focus to bless. Second, focus to win. And last, focus on Christ. Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Sa kabila ng lahat, ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pwede ko ba makita ang inyong mga cellphone, mga kapatid? Can I see your cellphones? Can you raise it all high? Siguro matatawa kayo, no? Sige, babaan nyo na po. Salamat. Pastor, ako lang yung cellphone na walang camera. Di ba matatawa kayo? Ano ba naman yun? Lolo ka ba? Ano mo, cellphone mo, walang camera? Lahat na kami may camera. Kasi yung camera, mga kapatid, kailangan yung refocusing. Pag picture tayo, kailangan wag against the light, kailangan may ilaw. Alam nyo na, di ba? Marurunong na talagang kumuha ng picture mga tao ngayon eh. Kumpara sa panahon namin, pinag-aaralan pa namin, may focusing pa kami dun sa camera. Yung camera talaga. Kasi ngayon, that is a phone camera. Yung camera, mga kapatid, na ginagamit sa professional, pinofocus pa talaga. At dapat tama yung lighting, tama yung angulo, tama yung image. Now, dito po, mga kapatid, the priority is to refocus in order to get the clearest picture. Kung kayo tatanggap ng picture, padadala ko sa inyo yung picture nung ahas, mga kapatid. Di ba pag malabo, ano ba yan? Bulati ba yan? Or ano ba yan? Pero pag malinaw, ay alam mo na, pagtingin mo dun sa Google, nako, ulupong po yan, pastor. Kasi clear eh. Maliwanag. Tama ba? Walang silbi ang camera na kukuha na malabo. Sana hindi ka nalang kumuha ng litrato. Tama. Pero mga kapatid, the priority is to focus in life is still no other than Jesus Christ. The way, the truth, and the life. Yun po mga kapatid, ang pinaka-importante. Kung ikaw importante sa camera yun, ipinofocus mo para malinaw lahat, sa buhay na ito, kailangan nakafocus ng maliwanag sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, ang daan, ang sagot, at ang katotohanan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. He is the way, He is the truth, and He is the life. Naghahanap ka ng katotohanan, si Kristo yun. Naghahanap ka ng sagot sa tanong mo, si Kristo yun. Naghahanap ka ng daan,
Huwag ka na magpunta sa dating daan o sa bagong daan. Magpunta ka sa tamang daan na walang iba kundi si Kristo. The way, the truth, and the life. Oh, hallelujah! Focus! Si Kristo na parito, hindi para magpatse o magtagpi. May sinabi nga sa Biblia, sino sa atin, sa inyo pong mga marurunong gumawa ng damit, ang magtatahi ng lumang tela kasama ng bagong damit? Hindi nga ba mapupunit ng mabilis yung damit na yun? Kasi sinama mo yung bagong gamit sa luma. Ganon din sa bagong alak na ilalagay sa sisidlang luma, na ilalagay dun sa yung balat ng tupa na luma. Pag linagyan to ng bagong alak o bagong o Espiritu Santo, sasabog po ito. Kailangan nyo sisidlan, focus dun sa papasok sa kanyang Espiritu Santo para hindi masayang yung bagong alak na yun. Yung alak symbolizes the Holy Spirit. And you will receive power after the Holy Ghost has come upon you. Power, hallelujah, of the Holy Spirit. The Lord Jesus Christ came not to patch, but to transform. Hindi lang magtagpi-tagpi o magpatsi o magpaglagay ng bulkasil dyan sa mga maliliit na butas, kundi ibahing anyo o baguhin talaga. Hindi maintenance, talagang binago ng Lord. Yan ang kanyang layunin. Not to correct, hindi lang itama. Kadalasan gusto natin itama yung mali eh. Pero ang ginawa ng Lord, to convert, palitan. Oh my goodness, napakaganda ng layunin ng Lord. Tayo gusto natin, correct natin to mali eh. Pero layunin ng Lord, baguhin. Hindi lang itama, palitan. Praise God, convert. Most of us want all of what the world has to offer and also heaven. Gusto natin, ano ba yung bibigay ng sanlibutan? Pag nasa sanlibutan ako, worldly ako. Pero pag nasa church ako, bihis ko. Yung bagay rin sa church. Marunong ako eh. Pero pag pupunta ako sa sanlibutan, hindi po ganun. Dapat focus ka kay Christ. Nasa church ka, focus ka kay Christ. Pagdating mo sa trabaho, focus ka pa rin kay Christ. Nag-aaral ka, focus ka kay Christ. Nagbabay ka, focus ka kay Christ. Ginagawa mo lahat, focus ka pa rin kay Christ. Hindi mo hinahalo-halo. Na parang kunyango. Ano bang kulay niyan? Background, black. O black rin ako ha. O puti na, o puti. Marunong rin ako. Marunong ako makipagkapwa-tao. Eh paano ang Diyos? Yun ang problema. Pagka ikay kay Kristo, paglaban mo talaga kay Kristo ka, makikita talaga na you belong to Christ and not the world. Because we want the security of our background. Meron pa rin umaasa dito na, hindi, yung lahi namin mataas eh. Kami, puro engineer kami dito sa pamilyang ito eh. Maganda pa ang pangalan namin. Maganda lahi namin. Maganda ang apelido namin. Mataas kami, royal blood kami. Meron kaming sinabi, may ipon kami. Kahit na pandemic, marami kaming kinita sa mga Bitcoin. Na para sa akin, mga kapatid, huwag kayong papasok sa negosyo na baka magsisilang po kayo. Dahil mayroong mga volatile na hindi mo mahulaan. Baka ngayon lahat ng pera mo kumita na malaki pero kinabukasan maubos lahat. But umaasa sa abilidad, talent. I have talented ako. Napakatalino ko. Tanungin mo ako, lahat masasagot ko. Hindi nga lang sigurado kung tama. Nando doon yung ang dami kong kaibigan, Brad, kahit wala yan si Kristo, kaya ko mabuhay sa lupa. Sa lupa lang.
Hindi ka makapasok sa langit kasi kailangan ka dumaan sa Kanya. Walang makapunta sa Ama kung hindi ka dadaan pa rin sa in the way, the truth, and the life. So mga kapatid, hallelujah, meron kang future plan, handa ka na sa kinabukasan mo, pero hindi mo pwedeng itong pagsamasamahin at sabihin mo, kasama naman ang Lord. Yan po ang minsang malungkot na katwiran ng mananampalataya. Pastor, kasama pa naman rin sa isip ko ang Lord eh. Hindi naman pa rin siya na eetsa puwera, kasama pa rin siya. Mali. Si Kristo, sentro ng buhay, hindi saling pusa. Sentro siya dapat ng ating buhay. Walang pumapalakpak. He is not an addendum to an already complete life. Oh, dagdag lang sa kompleto kong buhay. Masaya ako, may karir na ako, may hanap buhay na ako, nakapagbigay na ako ng ikapot alay. Masaya ako. Hindi siya karandagan lang doon. Siya yung pinaka-importante. Mawawalang saysay lahat ng mga ginawa mo sa lupa pagka ikay tinawag na ng Diyos pa uwi at hindi mo siya kilala. Sino ang magliligtas ng iyong kaluluwa? Di ba siya pa rin? So kailangan dito sa lupang ito, focus ka na sa Kanya. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikalulungkot ng Panginoon. Yung kinalulugod niya, yun ang gawin mo. Have faith in the Lord. Be loyal to Him. Obey His commandments. Sumunod tayo sa Kanya. Bagamat ang sanlibutan, nasusuhulan, susunod ka pero nasuhulan ka, hindi na ako susunod. Nasuhulan na ako, nabili na eh. O, hindi ko naboboto yan, binayaran na ako. Asan ang iyong paninindigan? Kristiyano ka, you are a winner, you are not a loser. Hindi ka pwedeng bilhin ng sanlibutan dahil ikaw ay pag-ari ni Kristo Jesus ng Diyos. Focus, mga kapatid. But He is the answer, ladies and gentlemen, and base of a person's life and direction. Siya ang basihan at siya ang pundasyon at sagot sa buhay ng lahat ng tao. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews 12:2. Kanino raw titingin? Doon sa bagong pangulo? Doon sa boss mo sa trabaho? Yung boyfriend mong gwapo? Pagdating ng panahon, mga kapatid, yung kagwapuhan nawawala. O lahat ng gwapo sabihing agoy. Uy, nahiya pa kayo ha. Lahat ng mga gwapa sabihing aray. Wala. May hangganan yan. Kaya yung iba kahit hindi masyado maganda mga kapatid panlabas, pero yung puso niya, busilak, mabait, magalang, inside beauty, mas maganda eh. Kasi pag kami inside beauty ka, kahit yung beauty mo sa ano, minimal lang sa labas, gumaganda pa rin yung overall. Tama ba? O palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, masdan raw natin. Pagtuunan. Tutok raw natin ang ating paningin kanino kay Kristo Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Sino gumawa? Si Kristo. Anong ginawa natin? Wala. Yung bautismo sa pangalan ni Jesus, sumunod lang tayo eh. Nagpakita lang tayo eh. Ano ba dapat gawin po? Opo, susunod po kami. Hindi natin trabaho yun. Ang tawag doon, work through Christ. Sumunod tayo dahil kung wala yung biyaya ng Diyos at gawa niya, hindi rin tayo maliligtas. Kaya, saved by grace tayo. Tayo ang tunay na saved by grace. May ebidensya yung ating faith. Ano yun? Nagsisi, nagpabautismo, tumanggap ng Holy Spirit, nagpapakabanal, sumusunod sa Diyos hanggang sa wakas. Focus sa Lord hanggang sa dulo. What more, mga kapatid? Hallelujah. What more if God is
our focus in our lives. Church, tatapusin ko po ang mensaheng ito. Ilalabas po natin yung ating mga magnifying glass. Ang magnifying glass sa Tagalog ay salaming nagpapalaki. Tama ba? Salaming nagpapalaki. At dun sa labas, mga kapatid, nakita nyo yung ating mga tuyong mga damo-damo na nasa labas. Na naaarawan po ngayon, tama? Dun sa labas ng ating parking lot. Yung araw, naiinitan po yung damo sa labas at tuyo na po yan. Ilabas mo, mga kaibigan, yung magnifying glass at itapat mo yung sinag ng araw dun sa kristal o salamin na nakapagpapalaki at itutok mo dun sa tuyong dahon. Hindi kagulat-gulat. Mamayang konti, umuusok na at nagkakaroon na ng apoy, nasusunog na po yung tuyong dahon. Tama? Samantalang kung itago mo muli yung magnifying glass mo, hindi naman masunog-sunog yung dahon o yung paligid. Pero may araw. Are you listening to me? Pero ilabas natin yung magnifying glass at itutok mo at itapat mo at i-focus mo dun sa gusto mong sunugin para maging magsiga ka, masusunog mo yung tuyong dahon. How? By focusing the heat or the sun rays through the magnifying glass towards the object to be burned. Tama? Ang Panginoon, mga kapatid, ang kanyang tinatawag lakas, mga kapatid, ay like the sun. Para itong araw, mga kapatid, at yung ating pananampalataya ay parang magnifying glass na kung tayo'y nakapokus palagi sa Kanya, magyayari yung mga himala sa ating buhay. Yung mga bagay na imposible mangyayari kasi nakapokus ka sa pwedeng gawin ng ating Panginoon. The sunlight is dormant. Kumbaga, araw. Makapagtutuyo ng sampay. Pero gusto mo ba magkaroon ng apoy? Kailangan mo ng focus. Magnifying glass para masunog mo yung dapat sunugin. Ganon rin sa buhay, mananampalataya. Pag nakafocus ka kay Christ, hindi kagulat-gulat, tumataas ang posisyon mo. Tumataas rin ang kita mo. Ang galang ng tao sa iyo, tumataas din. Kasi ang focus mo si Christ. At kung sino man susunod kay Christ, panalo. Hindi matatalo. At kung sino man susunod kay Christ at naka-focus kay Christ, magiging blessing sa kapwa niya. Church, how easy for God to use us in Him to win more souls. For God to use us to encourage those that are downtrodden. Sinong gagamitin niya sa mga taong nagkasakit at kailangan ng lakas ng loob? Tayo po. Sinong gagamitin niya magpandong ng kamay? Not just the pastors, not just the elders. You can lay your hands upon the sick. The Bible says, if you believe, you can lay your hands on the sick and they will get healed. Why? You are connected, you are focused from the source of healing power. You are connected with God. Amen. Kaya yung healing dumadaloy sa iyo. You are focused sa Kanya. Kaya may himala. May himala. At isa po sa himala na nandito sa church, nakaraang mga araw, nagpapapray para operahan, pinagaling ng Diyos na buhay. Who will set the captives free? Yung mga gapo sa tanikala ng kasalanan at bisyo. Kayo na nakapokus sa Panginoon. Tayo na nakapokus, mga kapatid, sa tagumpay na dapat lang natin gampanan at maranasan sa araw-araw. At pagmamahal din sa kapwa, focus to share to others. God cannot use us if we are full of ourselves. Examine yourselves today.
if you have lost your focus on Him. Hindi naman po sinabi na nawala na yung focus natin sa Kanya, napakasama na natin. Narito ang Panginoon upang panumbalikin yung init ng ating paglilingkod sa Kanya. Siya'y narito para rin sa atin lahat. Let's focus our attention upon Christ. Sa mga panauhin, mga kaibigan, huwag kang aalis sa lugar na to na hindi mo sinusuko ang iyong buhay sa Panginoon. Tanggapin mo ang kaligtasan na inaabot ng Diyos sa iyo. Ang iyong gagawin ay tatanggapin to at sasabihin, Panginoon, anong aking gagawin? At sasabihin dito ng Biblia, magkaroon ka ng pananali sa mga pangako ng Diyos. Opo, nananalig ako. Sumasampalataya po ako sa sinabi ni Kristo. Anong susunod ko pang gagawin? Tulad ng sinabi ni Pedro, ito pong sasabihin ng mga ngaral dito, magpabautismo ka. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at magpabautismo ka sa pangalan ni Hesukristo sa pagpapatawad na iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kapangyarihan kasama ng banal na Espiritu na pupuspos sa bawat sasampalataya sa Kanya.